Kamusta mga chong? Isang mabilisang updates lang para sa ating PBay Updates. Pero bago yan, pakilike muna ng ating video. Malaking tulong na yan sa ating channel. Magnolia Hotshots, kumikilos na para makakuha ng isang big man. Ito ang Magnolia Hotshots mga chong, ay ang isa sa mga kupunan ngayon sa PBA na kulang sa front court position. Pero kahit nga ganun, ay maganda pa rin naman ang performance ng Magnolia Hotshots. Sa katunayan, ay last all Filipino conference ay umabot pa nga sila ng finals. At sa kakatapos lang na Governor's Cup, ay umabot naman sila ng semi-final round. Kinakapos lang talaga sa dulo ang mga manok. Kaya naman, unti-unti na nga yung ginagawa ng paraan ng Magnolia Management. Dahil ayon nga sa ating mga trusted source, ay expected nga daw na makikipag-trade ang mga manok pagtapos na pagtapos ng PBA Rookie Draft. Dagdag pa ng ating source ay ang target sana talaga ni Coach Chito Victulero na makuha ay itong si Greg Slaughter via trade. Pero dahil nga sa nag-aamok ang 7-foot big man ay nagbago nga ang plano at aantayin muna nilang matapos ang PBA Rookie Draft. Para sa akin mga chong, ay once na makakuha ng isang legit big man ang Magnolia Hotshots, ay mas lalong ang lalakas ang koponan ni Coach Chito Victulero dahil yan lang talaga ang matagal ng kulang sa kanilang lineup. At tingnan na lang natin ang mangyayari sa mga susunod na araw. At dito naman tayo sa isa pa nating balita, isang napakagandang balita para sa Barangay Ginebra. Ano naman kaya yan? Ito ang Barangay Ginebra mga chong ay patuloy na ginagawa ng paraan kung papaano mas mapapalakas ang koponan ni Coach Tim Cone. Sa katunayan ay todo na nga ang scouting na ginagawa ng Ginebra coaching staff para makakuha ng isang quality player na makakatulong sa kanilang koponan sa mga susunod na conference. At meron ng napakagandang balitang dumating para sa koponan ni Coach Tim Cone dahil ayon nga sa ating mga trusted source ay handang-handa na ngang makapaglarong muli itong kanilang scoring machine na si Stanley Pringle. Magandang balita nga yan para sa Barangay Ginebra, lalong-lalo na Philippine Cup nga ang paparating na conference sa pagbubukas ng 47 season ng PBA. Kaya naman, kahit wala ngang Justin Brownlee ang Barangay Ginebra ay parang may import pa nga rin sila dahil sa balbas ni Stanley Pringle. Sana nga lang ay hindi makaapekto sa performance ni Pringle ang naging injury nito sa tuhod. Bukod nga kay Stanley Pringle ay handa na nga rin itong kanilang athletic forward na si Japet Aguilar para sa paparating na panibagong season. Hindi na nga ito naglaro para sa Gilas Pilipinas para mas makapagpahinga at para na rin mas mapabilis ang pag-recover nito sa kanyang injury. Pero hindi nga lang yan ang magandang balita mga chong, dahil ayon pa rin sa ating source ay wala ngang masasayang na Ginebra player sa paparating na panibagong season. Alam naman nating lahat mga chong na 15 players nga lang ang pinapayagan bawat koponan sa PBA. Ang tanong ay ano ang plano ng Ginebra management sa hindi mapapasama sa final 15-man lineup? Ang sagot nga dyan mga chong ay sa PBA 3x3. Kaya hindi nga mawawalan ng trabaho ang ilan sa hindi mapapasama sa final lineup dahil ililipat lang sila ng management sa PBA 3x3. Para sa akin mga chong ay mas papapaganda pa ito para sa ilang Ginebra players. Dahil ito na nga ang kanilang pagkakataon na maipakita ang kanilang full potential dahil paniguradong malaki-laking minuto ang lalaruin nila sa nasabing liga. Sa ngayon nga mga chong ay wala pang official 15-man lineup ang Barangay Ginebra. At paniguradong hindi rin magiging madali para kay Coach Tim ang kanyang desisyon dahil wala ngang tapon sa kanilang roster. At tignan na lang natin ang mangyayari sa mga susunod na araw. At yan lang muna ang mabilis ang updates natin mga chong at hanggang sa muli!